A wonderful day to all of us. I welcome you in this additional portion of our homily for this Sunday in ordinary time, a time where we can rejoice. It is the ninth Sunday in ordinary time, continuing the ordinary time that we had during Epiphany. And I would just like to continue to express the love of God to all of us. And as we begin, please join me in this prayer. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Church of St. Andrew, you have been chosen by God to fulfill a particular purpose in His plan, in His life. Lahat po tayo ay hinirang pinili ng Panginoong Diyos. Lalong-lalo na habang nakikita natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kapangyarihan ng kaligtasan na ating natanggap mula kay Kristo. Kaya nga, nandito tayo ngayon sa ordinary time ng simbahan. Ito pong ordinary time ay bahagi po nung siklo ng simbahan. Dalawa po ang cycle sa simbahan, yung tinatawag na liturgical cycle. Sa isang buong taon, merong tinatawag na cycle of light, ilaw, liwanag, na nagsisimula ng Adviento, tapos Kapaskuhan or Christmas, and then yung mga linggo pagkatapos ng Epiphany na kinasihang ordinary time. Yun po ay hanggang sa pinakahuling linggo ng Epiphania ng panahon na yon, bago mag-Kwaresma. Doon nagtatapos yung cycle of life. Tapos susunod po doon sa cycle of light ay yung cycle of life, kay buhay. Una, light, liwanag, o ilaw, susunod ay life or buhay. Yun ay nagsisimula ng Lent or Kwaresma, Easter, Pasko ng Pagkabuhay, at ngayon naman ay ordinary time muli. So makikita natin palagi, nandoon sa siklong yun ang paghahanda, ang pagbibigay ng biyaya, at ang pamumuhay ng biyayang yun. At nandito tayo ngayon sa ordinary time upang ipamuhay natin ang biyaya na natanggap natin sa buhay, muling pagkabuhay ni Jesucristo, resurrection of Jesus Christ. We call this ordinary time. Ngayon, matatanong natin, ano nga ba ang makikita natin dito? Sa ordinary time po, ay nandun po yung kingdom of God, yung buhay sa kaharian ng Diyos. At tayo ngayon naman ay meron tayong paksa, ang ating pinakapaksa ay ang pagpapahayag ng kaharian. Ano nga ba yung ibig sabihin noon? Or marahil mas mabuti itanong, ano nga ba yung kaharian ng Diyos? Lalong-lalo sa atin pong nabubuhay sa kasalukuyan. Marami po sa atin ay hindi lubusang naiintindihan ano ang prinsipyo ng kaharian, na kung saan yun ang kinabubuhayan ng Panginoong Jesucristo, mga disipulo, yung oras ng ginanap ang mga pagkakataon sa Biblia. Sa lumang tipan at sa bagong tipan, alam nila kung ano ibig sabihin ng kingdom. Merong paghahari na kung saan ang namumuno, ang pinakahari o emperador, ang siyang nangunguna. At lahat ng kanyang sasabihin ay magiging katuparan ng mga tao na sa kanyang poder, na sa kanyang kaharian. Yun din po ang pinakapaksa ng kaharian ng Diyos. We can see God's kingdom in a way similar to the kingdom. And sa mga susunod na linggo, yun po ang ating susuriin. We will examine what does it really mean to live in the kingdom of God. And this is something that we will want to explore. Sa ngayon,
Tignan po natin ang ating ebanghelyo, our gospel today, because the gospel is Christ Himself challenging His disciples. And we see this out of the life of Christ. Sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Sa verse 7 po yan ang ating gospel today. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. So, siguro para malubusan nating makita ang kahulugan noon sa ating buhay, imbestigahan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon dito sa Ebanghelyo. Dito sa Ebanghelyo, makikita natin ang katapusan ng pangsiyam na kabanata or ng chapter 9 at ang simula ng ating Ebanghelyo sa chapter 10, ang Panginoong Hesukristo ay nasa mga lungsod na pumapalibot sa kanila. At siya ay nagpunta kung saan-saan. At nakikita natin doon maliwanag na pinakikita ni San Mateo, ang sumulat ng, at may akda ng gospel na yon, na ang Panginoon ay nagkaroon ng habag, ng awa dun sa mga tao. Dahil talagang gutom na gutom sila sa buhay ng kaharian ng Diyos. Pinahayag na, ano nga ba itong kaharian na ito? Ano nga ba itong pagdating ng hari? At ano nga ba ang mga pagbabago sa buhay ng tao sa pagdating ng haring yun? This is what Jesus was proclaiming. This is what He was saying. The kingdom of heaven is at hand. Isa po sa bahaging misyon ng Panginoon ay upang makita dito sa lupa ang kagustuhan ng Diyos sa langit. Kaya't nakikita natin ang panalangin tinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na ating idinadalangin palagi ay sinasabi doon, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Upang ang kaharian ng Diyos ay bumaba, ang kanyang kalooban ay kinakailangang masunod. His will be done on earth as it is in heaven. And this is the beauty of God's kingdom. So let's explore the gospel today. We can see here, gusto kong pamagatan ang gospel natin. Ang ating paksa ay we proclaim the kingdom. But I would like to subtitle our gospel, nagyan ang pamagat, 12 men with a mission. 12 men with a mission. Dahil yun po ang pinili ng Panginoon. 12. Bakit 12? Meron pong kahulugan yun at makikita natin sa mga susunod na panahon bakit 12. Dahil yun po ay 12 tribo ng Israel na pinili ng Diyos upang palaganapin ang kanyang kaharian sa 1,000 na mga tao, isang pamilya. Nagsisimula kay Abraham, yung 12 tribes of Israel. So sa New Testament, kumakatawan sa 12 tribes na yon ay yung 12 disciples na pinili ng Panginoong Diyos, pinili ni Kristo upang humayo. At dito, sa pagkakataong ito, ng kanyang hinirang ito, merong tatlong bagay na nangyari sa Ebanghelyo. Nais kong bigyan ng pansin. I'd like to give attention for us to see the three points, the three things that happened when Jesus said the kingdom is at hand. At yun po ang tatlong bagay din na may kahulugan sa buhay natin. Very significant in our lives today. Dahil alam natin lahat po na nangyayari dito sa Biblia ay hindi po mga kwentong lamang na nakirinig natin na mga bagay na nangyari ng nakaraan. Ito pong nangyayari ito ay mayroong buhay na kaugnayan, a living relationship with our lives today. Malaking malaki po ang kahulugan na yun dito sa ating buhay. Unang-una sa lahat, ang isang unang bagay na makikita natin, Jesus summoned the 12 disciples. Tinawag ni Jesus ang 12.
Yun ang unang punto na nais nating makita. Hinirang niya, tinawag niya, he appointed them, he chose them, he called them out, and he then began to see. Itong pagtawag ni Jesus sa 12 ay makikita nating merong kahulugan sa ating buhay. Ano nga ba yung pagtatawag ngayon? Doon sa 12 tinawag niya, makikita natin ang unang katangian ng 12 yun. Lahat po sila ay pangkaraniwang tao lamang. Wala pong big shot doon sa lipunan ng panahon na yun. Wala po doon sa 12 ang kilala. Walang batikang politiko, walang batikang abogado, doktor, o anumang profesyon. Lahat pong yan ay mga simpleng tao katulad mo at katulad ko. Dahil ang Panginoong Jesucristo, bagamat lahat ng tao ay kanyang tinatangit, ginagamit ang mga taong merong titulado, lahat ng tao ay tinatanggap niya sa kanyang kaharian upang gamitin niya sa kanyang misyon dito sa lupa. At yung 12 ay pangkaraniwang tao lamang. Nais kong basahin ang sinulat ni Pablo, isang sulat sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. Noong sinusulatan niya ang mga tiga-Korinto, he was talking to a group of Christians together with, referring to the disciples also, in a city of Corinth that was very progressive, na maraming mayayaman, maraming mga taong sikat. Pero ito ang sinabi ni Pablo. This is what he said. My dear Christian brothers, think who you were when the Lord called you. Isipin mo raw kung sino ka o ano ka nung tinawag ka ng Diyos. Not many of you were wise or powerful or born into the family of leaders of a country. But God has chosen what the world calls foolish to shame the wise. He has chosen what the world calls weak to shame what is strong. God has chosen what is weak and foolish of the world, what is hated and not known, to destroy the things the world trusts in. In that way, no man can be proud as he stands before God. Very clearly, we see here kung papaano pinili ng Diyos sa mga tao noon. Wala sa kanila ang kilala. Wala sa kanila ang merong pangalan sa lipunan. 1 Corinthians chapter 1, 26, makikita natin ito. Very clearly, ordinaryong tao yung kanyang tinawag. At ang pangalawa, mapapansin natin, dun sa 12 tinawag niya, ay ito ay kombinasyon ng mga taong iba't ibang uri ng personalidad. Kumbaga, meron sa kanila na taliwas nga ang personalidad, taliwas ang profesyon. Meron sa kanila pwedeng mag-away at magkaroon ng pagtatalo. Because they were of very different professions and backgrounds. There were fishermen, there was a tax collector working for Rome, there was a zealot who was angry with Rome, there were people from different walks of life and profession. Yet Jesus called them all. Lahat po ay tinatawag ng Panginoon sa kanyang kaharian upang gamitin niya. So, yun ang first point. Jesus calls the 12. Remember, we see there, this is 12 men with a mission. The second is that Jesus empowers the 12. And we see here how Jesus gave authority to this ability. All of these men, ordinary men, to perform extraordinary tasks.
ordinaryong tao para gumawa ng super na hindi ordinaryong mga bagay. Bakit? Dahil in-empower sila ni Jesus Christ. So Zechariah chapter 4 verse 6, sabi po doon ng Panginoon kay doon sa book ng prophet Zechariah, "Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Magaganap ang lahat ng aking sinasabi." Why? Because hindi lamang tayo tinawag, tayo ay binigyan ng kapangyarihan at lakas. Yun ang bagay na makikita natin ginawa ng Panginoon. Sa Acts chapter 1 verse 8, "The Holy Spirit comes," Jesus said, "pag dumating ang Espiritu Santo, you will receive power." And this is the power of the Holy Spirit. Then finally, we see here, Jesus calls the 12, Jesus empowers the 12, and then Jesus sends the 12 out to the world. All the blessings of God in our lives is not for me or you. The empowering we have to do the work, whatever is in front of you, whatever your tasks God has given, it could be a very simple, ordinary chore at home, or it could be something very complex and complicated that you are doing in a very, very specialized profession. Ano man ang iyong tungkulin, ang Panginoon ay pinadadala tayo upang gamitin ang kakayahang binigay niya para sa kapakanan ng iba. God sends out the 12. Matthew 28 verse 19 said, Jesus said, "Go into all the world and make disciples of all nations." Also in Mark chapter 16 verse 15, Christ himself again says, "Go and preach the gospel." This is what God calls us. He first calls us, he not empowers us, and then he sends us out. And this is how we can proclaim the kingdom of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.